Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Ngayon po ay nasa ika-17 araw na tayo ng ating 100 Days of Prayer. Nasa ika-17 na gabi na po tayo. At masaya po kami na patuloy pa, pa rin po namin kaya na nakakasama. Ngayong gabi po ay alam ko po na marami ang makaka-relate, marami ang may alam sa ating topic ngayong gabi. At talagang swak po sa kabataan. Ayan. Ang umpisa po ng ating topic ay a long time ago, in a galaxy very far away. Familiar po ba ito sa inyo? Ito po ba ay narinig niyo na? Kasi ganito po mga kapatid, nagsisimula ang Star Wars, ang movie ng Star Wars. At ang topic po natin ngayong gabi ay ang tunay na Star Wars. Ang ating pong key text ay galing po sa Pahayag chapter 12, verse 7 to 8. Ano po ang sinasabi dito? At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi, niwala ang lugar para sa kanila sa langit. Ayon. Ang lumikha po ng Star Wars na movie, meron po siyang 9 series at talaga namang napakarami po ang nanood tong maglalabas ng movie. Eh, talaga namang napakalaki po ng kinikita kasi ang daming nanonood ng movie na to. Ang lumikha po nito ay si George Lucas na ang kwento po ng Star Wars kung atin po siyang ibubuod, kung atin po siyang isa-summarize ay sa isang malayong kalawakan, isang matagal at madugong pagtutunggali ang naganap sa pagitan po ng mga Jedi at ng Sith. Ang mga Jedi po, ito po yung nagtataguyod po ng kayusan at katarungan ng Republic ng Galactic. Republika po ng Galactic. At si Luke Skywalker, ang pinakasikat dito sa lahat. Ang mga Sith naman, sila po yung grupo ng mga nilalang na gumagamit po ng pwersa ng kadiliman sa kagustuhan po nila na maagaw ang pamumuno sa kalawakan. Gusto po nilang sila po yung mag-rule. Sa pamumuno naman po yun ni Darth Vader. Ayan, kilala niyo po ba yung mga sinasabi kong character? Ayan, isang matalinong kabataang kabasi Darth Vader po siya po ay isang matalinong kabataang kabalyero na nagpalit ng kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol po ng katarungan at katotohanan upang maitatag ang kanyang babagsik na imperyong pangkalawakan. Ayan, bad po si Darth Vader. Mula sa kanyang himpilan sa Death Star, ay binabalak po ni Darth Vader na puksain ang lahat ng kabutihan sa bongsang sangsinukob. Ngunit yung mababait, ang mga mababait na pwersa ay nagagawang puksain ang kanilang mga plano. Kung kaya't muling nanunumbalik ang kapayapaan sa daigdig, sa pananagumpay po ng kabutihan laban po sa kasamaan. Milyong-milyong mga tao po mga kapatid ang nabighani po sa kwentong ito, sa storying ito na ginawa ni George Lucas. Bagamat ang script po nito, ang story po nito ay alam po natin na kagilagilalas po kasi yung mga action na napapanood natin dito dun sa movie na yon. Pero alam po natin na ang Star Wars na yon, ito ay umiira lamang po sa isang matingkad na imagination ni George Lucas. At ngayon po, paano po kung sabihin ko sa inyo na meron po talagang tunay na Star Wars? Maniniwala po ba kayo? Ilang libong taon na po ang nakakaraan bago pa man po nalikha ni George Lucas yung story niya ng Star Wars, meron na po tayo na nagsulat po ng pangyayari tungkol sa tunay na Star Wars. At wala pong iba yon kung hindi si John the Beloved. Siya po yung manunulat ng pahayag ng Revelation, Book of Revelation sa Bible. Sumulat po siya ng tungkol sa tunay na Star Wars. Ito po ay digmaan. Sa digmaan po na ito ay nakasalalay ang kaligtasan ng bawat tao. Ang tunay na Star Wars na ito po ay kilala bilang ang tunggalian ng kapanahunan. Alam ko pong kung may nanonood, yung mga Adventist po natin na mga kapatid na nakikinig dito, alam na po nila to at nabasa na nila. Ang tunggalian po ng kapanahunan o ang dakilang tunggalian, The Great Controversy sa English. Ipinapakita po ng pahayag na
dito sa book po ng Revelation na to, pinapakita po kung paano po, kung gaano po kakulay, kung yung action po na napanood natin sa movie ni ng Star Wars ay mas matindi, kasi yung gumawa po ng movie ng Star Wars, yun po ay tao lamang, pero ang gumawa po ng story na to, ang pangyayari po ng story nito ay tungkol po sa nangyari po in real life sa battle between God, between good and evil, sa kay Jesus po at kay Satan, sa Panginoon po at kay Satan. At sabi nga po dito sa pahayag, katulad ng binasa ko po kanina, at bago po tayo magpatuloy, let's pray muna po. Papuri po Panginoon at pasasalamat ang nais ko po na ipaabot sa inyo ngayong gabi. Muli po ay maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay makakapag-discuss, makakarinig po ng mensahe mo. Panginoon, hinihingi po namin ang inyong banal na presensya ang sumama sa amin upang maipaunawa po namin sa nakikinig at maipaunawa din po sa akin, Panginoon, ang word na nais mo pong iparating. Kapatawarin po sa aming managawang pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, okay po. Kung kaya ngayong gabi po, pag-aaralan po natin ang tunay na Star Wars. Ang tunay na Star Wars. At upang magawa po natin ito, hahatiin po natin ang pag-aaral natin sa tatlong bahagi. Ang una po, ipapakilala ko po sa inyo kung ano po yung kung sino po yung mga pangunahing tauhan dito, yung mga main character dito sa Star Wars, tunay na Star Wars. Sa ikalawa po, papasyalan na tutunghayan naman po natin ang iba't ibang kabanata nito. And sa last part po natin, sa ikatlong bahagi, isa sa alang-alang po natin ang kalalabasan nito. Okay. At sa unang topic po natin, sa unang pag-aaralan po natin, yung character, kung sino po yung mga main character ng Star Wars. Ang pangunahing tauhan po sa Star Wars na ito ay si Miguel at ang dragon. Sino nga po ba sila? Ano nga po ba ang ginagampanan nilang papel? Umpisahan po natin ang kilalanin si Miguel. Ang tauhan po na ito, si Miguel po ay 5 beses na lumabas sa Bible yung name niya. Sa Daniel chapter 10 verse 12 to 13 at saka po sa Daniel hanggang 21 lumabas din po siya. Makikita natin na siyang nakikipaglaban para po sa mga propeta. Sa Jude chapter 1 verse 9 naman ay makikita natin siyang nakikipagtalo kay Satanas tungkol sa katawan po ni Moises. Gayon din sa Daniel chapter 12 verse 1 ay nagsasabi na sa huling kapanahunan ay babangon si Miguel upang iligtas ang mga hinirang ng Diyos. May 2 susi po na nagbibigay daan upang makilala po natin si Miguel. Ang una, ang pangalan niya po ay nagmula sa wikang Hebreo na ang ibig sabihin po ay Mikael. Na ang ibig sabihin nun ay sino ang kagaya ng Diyos. Ang 2 susi naman po na pagkakakilanan sa kanya ay ayon po sa Jude chapter 1, si Miguel ay isang arkanghel. At ayon naman po sa Daniel, si Miguel po ang pinuno ng mga prinsipe. Daniel chapter 10 verse 13 at 21. Sa pamamagitan po ng 2 key na yun, dalawang susi na ito ay makakarating po tayo, magka-come up po tayo sa conclusion na si Miguel po ay si Jesus Christ. Si Jesus ay katumbas ng Diyos at tinatawag po na Arkanghel, Archangel. Sa pagiging malinaw po sa atin kung sino po si Miguel, kilalani naman po natin yung katunggali niya, ang dragon. Sinasabi po sa pahayag chapter 12 verse 9, Revelation chapter 12 verse 9, basahin niyo po yung mga Bible niyo kung meron po kayo, na ang dragon ay matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Pansinin po natin na ang dragon ay si Satanas, yung mortal po na kaaway ng Diyos. Sa kabilang banda, sa tuwing inilalahad po ang paksang ito, mayroon lagi po sa ating katanungan na lumalabas. At nung nag-aaral po ako, nagba-Bible study po ako, natanong ko din po, sino po ba ang lumikha kay Satanas? Ano po ba ang kanyang pinagmulan? Sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 14 at Ezekiel chapter 28 11 to 19 ay nagpapakita ng Diyos po ang may likha. Nagpapakita ng Diyos ang may likha sa isang perpektong nilalang na nagngangalang Lucifer. Ang pangalang nangangahulugang ang tagapagdala ng liwanag. Siya po yung tinatakan ng kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan.
si Lucifer daw po ay napakagwapo. Sabi po sa ano, sabi po dito na kung kayo po ay may nagagandahan at nagagwapuhan po dito sa lupa, 100 times, 1,000 times na mas gwapo si Lucifer sa kanya. Mas matalino at mas gwapo. Ayan. Siya po ay, ngunit isang araw, ay inalis niya ang kanyang paningin sa Panginoon. Itong si Lucifer po na to. Ngunit isang araw, inalis niya ang kanyang paningin sa Panginoon at tiningnan niya ang kanyang sarili. Tiningnan niya po ang kanyang sarili. Kung dati po ay sa Panginoon lang nakatutok ang kanyang paningin, ngayon ay tiningnan niya na rin ang self niya. Ang resulta po nito ay siya po yung ang naging resulta po nito ay siya po ay napuno ng kasamaan at kasalanan. Kasi totoo naman po yun na kapag inuna po talaga natin ang ating sarili ay more on, palayo po tayo sa Panginoon. More on, makikita po natin yung kagustuhan po natin ng inuna natin. Magiging contradict na po yun dun sa purpose natin para po din sa Panginoon. At sabi po dito, ang nilalang na ito po na dating tagapagdala ng liwanag ay naging si Satanas. Si Lucifer po ay naging si Satanas nang dahil sa kanyang sariling kagustuhan. Naging kalaban po siya ng Diyos at siya po yung may akda. Siya na po yung naging may akda ng kasamaan. At dahil po doon ating napagtibay na si Jesus ang prinsipe ng buhay at si Satanas ang nagpasimula ng kasalanan ay ang pangunahing tauhan sa tunay na Star Wars. Ngayon kilala niyo na po ang tunay na character, ang main character ng tunay na Star Wars, si Jesus po at si Satan. Ayan. Dako po tayo sa ating ano, sa ikalawang bahagi. Number 2 po natin. Tingnan naman po natin yung iba't ibang kabanata ng tunay na Star Wars. Ang unang kabanata po natin ay naganap sa langit mismo. At ito po ay tinatawag nating ang paghihimagsik. Sinasabi po sa Revelation chapter 12 verse 7 na may malaking digmaan sa langit. Nagkaroon po ng malaking digmaan sa langit. Ngayon, mahalaga po na maunawaan natin na ang digmaang ito ay hindi po siya physical na digmaan. Ang salitang digmaan po na ginamit dito ni John ay nagmula po sa katagang Griego na polemus, na kung saan nagsimula po yung tanyag na salitang polemic o balitaktakan. Ang digmaan po na ito ay nagsimula bilang digmaan ng mga palapalagay at argumento. Doon po siya nag-start. Si Satanas, na siyang ama po ng kasinungalingan, ay sinika po niya na maipabot doon sa iba, mapaibot doon sa mga anghel na makasama niya doon sa kalangitan na dungisan po ang pagkatao ng Diyos. Ang kanyang layunin po kasi ay ang umangat at maagaw ang lugar ng Diyos. Gusto niya po na mag-rule, na siya na po ang mag-rule. Sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 14, sinabi ni Satanas na ang Diyos ay malupit. Kasi kung mababasa niyo nga po yung book natin, ang Bible po natin, makikita niyo po doon kung paano po nagpaparusa ang Panginoon. Na siguro kung hindi po malalim ang pagkakilala natin sa Panginoon, iisipin mo nga na ikaw nga po ay madaling masusway ng kaaway kung iisipin po natin na mahigpit talaga ang Panginoon, parang malupit talaga siya kapag siya po ay nagagalit, kapag siya po ay nagpaparusa. Pero kung malalim po ang pagkakilala natin sa Panginoon, hindi po ganun ang pagkakaunawa po natin sa ginawa po ng Panginoon during that time. At yun nga po, yun po ang gustong gawin ni Satan, ang siraan ng Panginoon dun sa mga kasama niya. Nais niyang sabihin ang Panginoon ay malupit. Nais po niyang panatilihang nais lang nito ay pananatilihing, ang gusto lang daw po ni Jesus is panatilihing nakasasakop sa kanyang mga nilalang, yung pagsakop sa kanyang mga nilalang. At ang sikat po na manunulat natin na si Ellen White sa kanyang komento sa unang kabanata na ito ay sumulat po na si Lucifer ang nagtatakip na kerubin. Ano po ang sabi niya? Si Lucifer ang nagtatakip na kerubin ay ninais na manguna sa langit. Hinangad niyang makuha ang pamumuno sa mga makalangit na mga nilalang. Ang hilahin sila palayo sa kanilang tagapaglikha at upang makuha ang kanilang pagpupugay patungo sa kaniyang sarili. Sa makatuwid, nagsinungaling siya tungkol sa Diyos. Inuugnay niya dito ang kanyang sariling kagustuhan ng pagdakila sa sarili. Gamit ang kanyang masamang katangian, ipinuhunan niya ang pagmamahal ng tagapaglikha.
kung kaya nga nalinlang niya ang mga anghel. Ayun. Gusto niya po kasi na siya ang mag-role. Gusto niya po kung paano tinatrato ng mga angel sa langit ang Panginoon, ganun din po siya tratuhin. Naiinggit po siya. Hindi po siya nakontento dun sa napakagandang bagay na binigay sa kanya ng Panginoon. Siya na po yung tala sa umaga. Nasa kanya na ang katalinuhan, ang physical na kagwapuhan, ang kagandahan ay nasa kanya na. Pero siguro, dahil nga po tumingin siya sa kanyang sarili, mas ninais niya pa, mas gusto niya pang higitan yung nag-create sa kanya, ang kanyang creator. At sa unang kabanata po, si Satanas po ay nalupig. At dun sa unang series ng movie, kung tayo po ay nasa Star Wars na movie, sa unang series po na yon ay nalupig po si Satanas at pinatalsik po siya mula sa langit. Natalo po siya. Kasama ng isang katlo ng mga anghel na kanya pong kasama po ng mga anghel na piniling sumama sa kanya, at si Miguel po ang nagwagi. Ang kabutihan po ang nagwagi. Ang ikalawang kabanata naman po, ang ikalawang series naman ng Star Wars, tunay na Star Wars, ang pagsalakay. Ano nangyari matapos po ng pagpapatalsik kay Satanas? Ano po ba ang nangyari? Ginawa na po ng Diyos ang paglikha sa kahangahangang paglikha sa Genesis kabanata 1. Alam ko pong nabasa niyo na po ang creation. Ang sabi po dito, inilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay sa loob po ng 6 na araw, at sa ika-6 na araw iginawa niya ang paglikha po sa tao. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Kawangis po tayo ng Panginoon. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Lalaki at babae. Genesis 1 chapter 27. Inilagay po ng Diyos ang ating unang mga magulang sa paraiso na kilala bilang Eden, Garden of Eden, at binigyan sila ng kautusan na nagsasabing sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyo ay walang pagsalang mamamatay ka. Genesis chapter 2 verse 16 to 17. At iyon nga po ang panahon, at dun po pumasok yung ikalawang series ng Star Wars, ng tunay na Star Wars. At iyon nga ang panahon na sinalakay ni Satan ang papayapaan po sa Garden of Eden. Ang ahas nga ay lalong tuso, sabi po sa Genesis, sabi nga po dito, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, huwag ninyong hihipuin, baka kayo ay mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyo ay madidilat ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Genesis chapter 3 verse 1 to 5. At nakakalungkot po na ang ating mga unang magulang ay sinaway po ang utos ng Panginoon, sila po ay naging bunga ng pagiging alipin nila kay Satan. At ang bunga po ay naging alipin po sila ni Satan. Imagine po natin kung siguro po hindi sumuway yung mga unang magulang natin, tayo po ay nakatira pa rin sa Garden of Eden. Tayo po ay namumuhay ng masaya na sa Garden of Eden na create ng Panginoon para po sa atin. At marahil iniisip niyo po, ito po yung tinanong ko din, sinabi ko din po nung mag-Bible study ako na bakit po hinayaan pa ng Diyos na mangyari ang pagsubok po na yon? Kung alam niya po, kung possible, nakita niya po yung malaking possibility, yung probability po na magkasala po si Adam at Eve, yun sana po yung nilayo niya na lang si Satan, hindi po ba? Bakit hindi niya po pinanatiling malayo si Satan kina Adam at Eve?
Kasi, ba't hindi na lang po siya naging dictator? Na kung alam po naman niya na, kung alam naman po niya na ang mangyayari ay hindi makakabuti para sa atin, edi sana pinilit niya na lang tayo na ano, na, oh, dito ka, kasi alam ko mapapasama kapag doon ka, so dito ka. Diba po? Parang inilapit niya pa sa tukso yung dalawa para lang magkasala. Ay, alam niya na nga po na magkakasala talaga sila, na matutukso po sila ni Satan. Pero sabi nga po, makakabuti na unawain po natin na ang Diyos ay Diyos po ng kalayaan. Ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kalayaan. At hindi po siya lumikha ng robot na kanya pong kukontrolin mula sa malayo. Hindi niya po create si Adam at Eve para pasundin na lang ng pasundin sa kung anong gusto niya. Binigyan niyo po si Adam at Eve ng freedom of choice para piliin kung siya or si Satan, kung piliin na susunod siya or hindi. Si Adam at Eve po ay may malayang kalooban. Sila ay maaring mamili kung susundin po ba nila ang Diyos or susuwayin siya. And ang nakakalungkot po doon, pinili po nung dalawa yung landas ng pagsuway. At doon po pumasok yung ikatlong kabanata. Yung ikatlong series ng ating tunay na Star Wars. Ito po yung pananakop. Akala po ni Satan, kasi nga po natukso niya na si Adam at Eve, alam po natin na ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Akala niya po nawasak niya po yung layunin ng Diyos. Gayunpaman, bago po ang pagkakatatag ng mundo, ay naidisenyo na po ang plano ng pananakop. Proactive po ang Panginoon. Sa galing po ng Panginoon, na plano niya na po yun, na alam niya pong dadating ang time na maaari na magkasala yung nilikha niya po ng tao. Kaya sa Pahayag chapter 13 verse 8, matapos ang pagkahulog, ipinangako ng Diyos ang isang tagapagligtas na siyang tatapos sa paghahari ng kasamaan. Ano po ang sabi dito sa Genesis chapter 3 verse 15? At papagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. At ang tagapagpalaya po na ito ay walang iba kundi si Miguel. Ang ating Panginoong Jesus, si Jesus ay siyang hahalili sa nagkasalang tao at haharapin si Satan at ang kanyang mga demonyong hukbo. At nagkaganon nga po, si Miguel, ang dakilang prinsipe na nagkatawang tao, Matthew 1, chapter 18, na sa kanyang kamatayan ay nagbayad ng halagang katubusan, Ephesians chapter 1, verse 7. Ngunit hindi na natili sa libingan, kundi sa ikatlong araw po ay bumangong muli at sinakop ang imperyo ng kamatayan. Hebrew chapter 2 verse 14. Sa kanyang kapanganakan, buhay po at kamatayan, at sa pagkabuhay niya pong mali, si Jesus ang siya po yung naputungang na nagumpay sa tunay na Star Wars. And thank you po sa kanyang pananagumpay at sa buong kasi po yung buong sangsinukob ay nanagumpay din laban kay Satan. Ngayon dumating po ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian po ng Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na po ng tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Pahayag, Revelation chapter 12 verse 10. At dun sa ating pong last part po ng ating ikatlong bahagi, yung una po pinakilala ko sa inyo kung sino yung main character ng ating tunay na Star Wars. Ang next po nun is tinignan po natin ang iba't ibang kabanata ng Star Wars na may tatlong kabanata doon. At ang last part po natin is salamat sa pananagumpay po na nakamit ni Jesus, kasi alam na po natin kung ano ang kahihinatnan ng tunay na Star Wars. Kahit gaano po karaming series ang mangyari, kung masobrahan pa po kung tayo po ay mas lumamang pa sa series sa ginawa po ni George Lucas, kung umabot man po tayo sa mga 10 or 11, 9 po kasi sila, kung umabot po tayo sa ganun, alam po natin at the end of the day, at the end of po ng movie na yon, at the end po ng war na yon, is lagi pong mananalo ang kabutihan.
wala pong duda ng imperyo po ng kasamaan ay mawawasak, magpasawalang hanggan. Sinasabi nga po sa Revelation chapter 20 verse 10 na ang Diablo ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy at asupre. Ang kanyang pagkawasak ay magiging katapusan. Sabi po ni Mrs. White, sa mga salitang patulain ni lahat ang magiging katapusan ng tunay na Star Wars. Ang matinding tunggalian ay natapos na, ang kasalanan at ang mga makasalanan ay wala na. Ang buong sansinukob ay malinis, ang pinag-isang pintig ng pagkakaisa at kagalakan ay umaalingaw-ngaw sa kalawakan ng mga nilikha. Mula sa kanya na may likha ng lahat, dumadaloy ang buhay, liwanag at kagalakan. Sa lahat ng sulok at dako na hindi masaklaw, nakalawakan. Mula sa pinakamaliit na atom hanggang sa pinakamalaki at pinakadakilang mundo, lahat ng bagay may buhay at walang buhay. Sa kanilang hindi makulimlimang kagandahan at lubos na kaligayahan ay nagpapahayag na ang Diyos ay pag-ibig. Napakaganda po ng mangyayari after na ma-defeat po si Satan. At sa darating pong mga panahon yun, tayo po ay makakabalik na sa paraiso na inilaan po ng Panginoon sa atin. Kung ano po yung perfection na meron sa Garden of Eden noon, muli po nating mararanasan yun. And sabi nga po dito, ito po yung pinakamahalagang katotohanan ng tunay na Star Wars. Si Jesus ay ang dakilang mananagumpay. Ang kanyang pananako po ay mas higit pa dun sa katahang isip ng mga pananagumpay po ng mga Jedi at ng Oni Skywalker. At ang kanyang pananagumpay sa krus ay tunay at kamangha-mangha. Kung kayo po ay na-amaze na sa movie na napanood nyo, how much more dun sa totoong movie, sa totoong pangyayari na naganap po between sa God, between sa ating Panginoon at kay Satan. At lahat po ng naniniwala sa kanya ay natatamasa ang pananagumpay na ito sa kasalukuyan at mararanasan ang kanyang maluwalhating katotohanan magpasawalang hanggan.